Ayan. Salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya. Kalain ko may special number for you. Tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa inyong kabutihan. Sa bawat manggagawa na narito, salamat po at patuloy niyo silang dinala na ligtas sa lugar na to. Patuloy na hinihingi ko po ang inyong banal na espiritu siyang mag-awa sa inyong mga salita ngayong umaga. Tulungan niyo po ang bawat isa. Kami lahat na narito, bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom and knowledge upang ang mga salita niyo na aming maririnig sa umagang ito'y mamutawi sa aming mga puso. Magrema to sa aming mga puso upang higit ito'y aming maipamuhay sapagkat ito ang napaka-importante o Diyos yung maipamuhay namin ang inyong mga salita. Tanong pong mga vision ng mga pangitain ang nasa kanila. Mangyari ito sa kanila, O Diyos. Sa mga manggagawang narito, O Diyos. Salamat po, Ama. Ang gabay at patnubay ng inyong banal na Espiritu. Aking hinihingi. Amen. And amen. Okay. So, lahat po narito ay mga manggagawa ng Panginoon. Amen. Okay. Una sa lahat, kailangan alam natin yung job description kung sino tayo. Misan nalilimutan natin yung ating pinaka kung ano yung ating gagawin o yung pinaka description ng ating yung ating katatayuan. Okay. Alam natin sa ating organization ay may tatlong bahagi ng mga manggagawa. Una, personal workers. Pangalawa ay missionaries at pangatlo ay ordained. Okay. Sino na po dito yung matatagal na personal worker na? Mga 20 taon na. 20 taon. 10 taon. Man. Okay. Sino po rito yung mga personal workers na may mga simbahan na? Wala pa? Wala pa po? Mga personal worker na may church? Isa? Tas nyo kamay nyo. Para mahamon naman kami. Na malaman namin na kayo ay nag-grow. Na kayo'y lumalago. Ayan. Kasi po sa Korea, sa Macau, hindi pa po sila mga personal worker pero sila ay pwede nang tawaging pastor. Kumahandle na sila ng gawain. So, ibig sabihin, mabilis yung paglago nila. Pagka ganon. Nung ako po'y bagong ligtas, 6 na buwan lang po, personal worker na ako. 6 months pa po lang ako sa mananampalataya ay ako ay personal workers. At ginampanan ko po yun. Talagang pagkakatapos ng trabaho namin, para kaming mga kalapati na panggabi. Nag-aalisan sa pugad, kanya-kanya kaming mga Bible study. Monday to Saturday, may Bible study ako, may extra po yun pag Linggo. Noon, 6 months pa lang po akong nakakakilala noon. Siguro mga 1 taon ay ako'y napadestino
sa isang lugar na wala kang pupuntahan. Walang mall. Isang isla. At pag bumabagyo, matututo kang mag-fasting. Kahit tuyo, sardinas, walang mabili. May pagkakataon namang lobster, kaya lapu-lapu. Pero madalang yun. Man. Kailangan namang talaga maranasan natin yun. Kailangan pag tinanggap natin ang isang bagay, kailangan alam natin. Amen. Alam natin na tayo personal worker. Ano mang pinanghahawakan natin, sabagay lisensya lang yan. Pwede naman tayo mangaral ng walang lisensya. Pero malaking bagay din po meron yan. Kasi minsan hinahanapan tayo. Meron ka bang pakikita sa akin na ikaw talaga ay mangangaral? O anong organization? Kaya kailangan natin yan para malaman kung saan tayo organization. Kung anong organization tayo na bibilang. Yan po ibig sabihin yan. Hindi po yan ipinagyayabang na ako ay personal worker. Yan po yung ating pinagkakakilanlanan sa ating mga manggagawa. Ang tanong po, nagagampanan po ba naman natin bilang tayo mga personal worker? Kakaunti ata. Ibig sabihin yung iba, hindi. No po. Kailangan alam natin, para din yan sa trabaho. Diba? Kanya-kanya. At kanya-kanya rin tayong tawag. Meron tinatawag sa inyo sa music, sa pagpastor o pagsuporta sa gawain. Meron lalabas dyan na apostol. Diba? Yung five-fold ministry. Apostle. Apostle, prophet, evangelist, pastor, and ayun. May lima. At meron pang bonus yun. Hindi kasama dun yung mga sumusuporta, nakabukod po yun. Yung mga sumusuporta sa gawain. Hindi ko po akalain ako yung maging pastor din. Dahil nung araw po, ang kalain ko ako lang yung susuporta sa gawain. Ay, kasi po dapat patay na ako. Naging covenant ko sa Panginoon ay magtatrabaho ako para sa Kanya. Dapat patay ka na eh. Patay na ako. Kaya makipag-covenant ako sa Panginoon. At yun talagang kahit mahirap, talagang hindi naman perpekto. Wala naman ng tao naka-perpekto. Pero sinikap ko na yon ay aking magawa. Dahil po nung nag-a-addict ako, pagka sobra po yung tama ko, nakuha po ko ng baril, tinututo ko po sa sintido ko. Kinakalabit ko po yung tatlong beses, pag ayaw kay Sister Luz ko po itututo. Siyempre, gawa ng kaway. Kasi gagamitin tayo eh. Alam ng Diyos na tayo ay gagamitin. Kaya tayo ay Kanyang iingatan. Walang magagawa ang kaaway. Pinanghawakan ko po yan. Walang magagawa siya kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Kaya lahat na nangyayari sa akin, masama man o mabuti, praise the Lord pa rin. Amen. At laging nasa isip ko, pag may masamang nangyayari sa akin o may mabigat na pagsubok, malaking pagsubok, nasa isip ko at nasa puso ko,
may malaking pagpapala, kaya ako'y binibigyan ng malaking pagsubok. At ganun nga po ang nangyayari. Nitong mga nakaraang buwan, ay masyado akong naging busy sa kingdom. Masyado akong nakatutok sa paggawain simbahan. Tapos nag-camp meeting pa kami. Nakatutok ako sa paggawin. Halos kaunting-kaunti na lang ang panalangin ko. Salamat, Panginoon. Ganun na lang. Maikli. Basta hindi, ano. Kasi busy nga sa mga gawain. Kung ano-ano. At nung mahal na araw, ako po yung napako. Hindi po sa krus, ano. Napako po yung paa ko. Miyerkules Santo, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, Linggo Santo. Yan. Puro na sa paggawa ng kung ano, siyempre, family camp. At Miyerkules po ako yung napako. Wala na po kasing pakiramdam yung paa ko. Na, pagka naman hinihilot, nararamdaman ko. Pero yung sa paa ko, hindi ko na maramdaman. Napako na pala ako, hindi ko pa alam. Kaganyan ang ano. Kaya gumaganong-ganong sa paa ko. Kaya makita ko yung stepping ko, bakit kulay pula? Brown to. Naku, makita ko yun. At hindi po ako nagpagamot agad dahil nga santo yung araw, nalunisan na ako. At nung kami papunta sa Antipolo, Biyernes ata yun ay habang ako'y nakasakay sa sasakyan kasi may pupuntahan akong tao, ako'y giniginaw at nilalagnat. Sabi nung tinigil ng kapatid ko sana, sige, hindi na, tuloy mo na, doon na tayo bibili sa ng gamot sa ano. Ako. At naka-t-shirt pa man din ako. Sabi ko, bilim ako kahit tigi 100 jacket. Nasa Robinson, 100 jacket. Sabi, wala 600, 400. Sabi ko, wag na, titisin ko na. Titisin ko na kasi marami naman akong jacket. Titisin ko na lang. At, kagano, sa gabi, nilalagnat ako. Ayun pala, parang bukod sa infection ba yun? Ayun, sabi nung, binid ako doon sa isa. Ano, nakatagal ka ng 4 na araw? Oo, kasi hindi, 3 araw lang ang tetano. Sabi ko, ganyan kasi nasa Panginoon. Iniingatan tayo ng Diyos. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo, ano po. At ayun. At talagang sabi ko, naisip ko, ano kayang ano ng Panginoon? Alam niyo, pag gusto tayong masolo ng Panginoon, gagawa siya ng paraan. Yes. Kaya sabi ko, naalala ko yun. Tapos nasundan pa ng message ni Ma'am Sylvia yung unang araw. Sabi ko talagang, nagkulang ako sa pananaw. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kapag tayo nagkukulang sa Kanya, minsan siya na nagawa ng paraan para masolo niya tayo. Hindi niya tayo masolo eh. Di ba? Naalala niyo yung huling sinabi ng Panginoon, siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Ha? Di ba? Yung huling sinabi, it is finished. Yung panlima ata, yung ako'y nauuhaw o panlima? Ako'y na? Uuhaw. Alam niyo, bisang uhaw na uhaw sa atin ng Panginoon. Kaya nagawa siya ng paraan. Ayun lang ang pwede sa akin para ako tumigil ng pagtatrabaho. Mapako. Kaya, pag-uwi ko ng Korea, 2 linggo ko na hindi nakalabas ng bahay. Mahirap pala talaga yung wala kang ginagawa. Yung mga pantalong ko, nagsikipan lahat. Kasi, kain tumba. Pagkakain. Ang sarap pa. Kahit sa labas, aircon. Lumabas ka ng karsada, naka-aircon. Kaya lang, hirap. Talaga, maliligo ka, nakataas yung paa mo, hindi mo maintindihan. Sabi ko, napakahirap pala. Sabi ko,
dali ako mamamatay. Nagpagkakain tumba, kain tulog. Ano po? Kaya sa ating trabaho, sa ating mga paglilingkod, sa ating ministry, kailangan alam natin yung ating pinasok. Kailangan alam natin, personal worker tayo. Alam natin kung ano workers tayo. Manggagawa tayo. At tayo mga personal, at kayo mga personal worker, kung tawagin tayo kung sa trabaho ay mga apprentice. Amen. Ibig sabihin na apprentice, mga manggagawang nasa ilalim ng pagtatry. Nasa ilalim ng ano bang halimutan? Parang trainee. Pagsasanaya yon. Nasa ilalim ng pagsasanaya. Ang hirap talaga na marami kang alam na ano eh. Eh minsan kasi, minsan Korean na pala. Hindi ako marunong, hindi ako mahusay mag-Korean. Pero minsan, may mga salitang madalimbig kasi. Tulad no, inutusan ko yung anak ko. Sabi ko, yung barong ko nga, dali mo sa setak. Eh, nakatatlo na ako, ayaw sumunod. Sabi ko, yung damit ko, dalhin mo sa setak. Laundry yun eh, laundry. Eh, nung pangatlo na, sabi ko, oh, anak ko, kamot ako sa ulo ko. Ano ba to? Siya, dalhin mo doon sa laundry. Saka sumunod. Ayun. Kayo yung mga nasa ilalim ng pagsasanay. Umaga sa kumpanya ay apprentice nga. Tapos pagkatapos ng apprentice, katapos na kayo ay maging personal worker, kayo ay magiging missionary. So magiging, kung sa trabaho, magiging provisionary na. Amen. At pagkatapos nung provisionary, pero nasa ilalim pa rin tayo ng pagsasanay. Hanggang sa kayo ay ma-ordain. Ibig sabihin, regular na kayo. Lalo na kung kayo ay may mga simbahan. At alam natin, sa isang kumpanya, ay marami, ay pagka ikay regular, marami kang beneficyo. Mga benefits na makukuha. At ingat din. Dahil regular na, sabi nga sa kumpanya, sa trabaho sa sanlibutan, and yung sungay ay nakakasanga-sanga na. At minsan nangyayari din yan sa atin. Minsan salungat na sa Biblia ang ating ginagawa, hindi pa natin alam kasi tamad tayong magbasa. Dahil sinasabi ng Biblia, kanyang mga salita, sa pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. Kaya lagi tayong magbasa. Para yung pangako ng Diyos, yung mga benepisyo na dapat natin na makuha, ay makuha nyo. Mapasa atin yung mga benepisyo na ibinibigay ng Diyos. Alam nyo, dito pa lang sa lupa, pag tayo'y naging matapat sa Panginoon, pararanas na sa iyo ang parang buhay langit. Lalo na yung mga nakakadama ng kagalakan na hindi maipaliwanag. Sino na nakaranas ng mga bagay na yon? Yon, dapat yon ay hindi mamatay sa ating puso. Dapat manatili sa ating mga puso yung kagalakan na yon, hindi naiiwan. Hindi yung pag dito, pag ganito lang panahon, tayo'y malalakas. Kung tayo'y makakanta, kung tayo'y makalundag, halos abot sa kisame. Pero pag mga nasa sarili-sarili na mga simbahan, ganun din, parang nakalubog naman sa lupa. Ang tunay na kagalakan, hindi lumilipas. Kailangan manatili yan sa ating puso. Huwag natin gayahin yung sa sanlibutan na pag-regular na, nakapag-pastor na. Ako lagi kong sinasabi, hanggang ngayon,
tinuturuan pa ako ng Panginoon. At huwag nating isipin na mas matalino tayo kaysa sa kanila. Isipin natin, mas magaling sila kaysa sa atin. Tandaan natin, at ito'y alam na alam natin, ang nagpapakataas ay ibinababa. Hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin. Intayin lang natin. Dahil kapag ang Diyos ang nagtaas sa atin, walang pwedeng humadlang. Pero pag sa sarili natin, marami. Hayaan natin ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa atin. Natanumang bagay ang mangyari sa atin. Masama man o mabuti, kalooban niya ng Diyos, yun ang nakasulat sa kanyang mga salita. Marami akong pinagdamanan na pangit, pero hindi ko yung iniisip na pangit. Lagi kong iniisip, may gagawing maganda ang Panginoon. Kasi pag inisip mo ang pangit, yun ang mangyayari sa atin. Maraming mga bagay na pinagdaanan ng mga pangit. Pero hindi ko inangkin na pangit yun. Ang sinabi ko sa aking sarili, may gagawin mabuti ang Diyos. May plano ang Diyos. Ano sabi sa Jeremiah 29:11? Ang aking plano ay sa ikabubuti nyo at hindi sa ikasasama. Ang aking plano ay bigyan kayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. Nasa Diyos ang mabuting kinabukasan. Kaya kahit mapangit ang mangyari sa atin, ang dulo nun, titiyakin ko sa inyo, maganda naman. Amen. Gampanan lang natin yung mga tungkulin tinanggap natin. Kaya nga nung isang mag-pray ako sa mga personal worker ba tayo, no, missionary. Lalo na kung kayo missionary. Baka kayo missionary, nakahiga lang kayo sa kama. Baka ang kinakalyo sa inyo yung ligod, hindi tuhod. Kailangan kung tayo mga manggagawa, personal worker, o anuman ang ating ina-handle na lisensya, kailangan ang kalyuhin sa atin ay tuhod. Hindi ang likod. Amen. Anong kaisa-saya nung luhod tayo ng luhod dito? Kung hindi naman tayo sumusunod. Amen. Kahit hindi kayo lumuhod at kayo sumusunod, para na rin kayong lumuhod. Marami minsan sa ganyan. Malakas lang pag may ganitong mga okasyon. Hindi ganoon. Ang gusto ng Diyos sa atin. Dapat pag-uwi nyo, pag-uwi natin, tayo ang magpapalakas. Eh buti nga kayong daming nananalangin sa inyo. Ang daming nagpapatong ng kamay sa inyo. Eh sa katulad namin, walang magpatong ng kamay. Kaya minsan ako na lang din na nagpapatong ng kamay sa aking ulo. Naranasan ko po yan.